بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Mga kapatid sa Islam, ang pinakamainam na dhikir sa mga araw na ito, tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng Dhulhijja. Ang pinakamainam na dhikir, mga kapatid, ay ang pagbabasa ng banal na Quran. Ang basahin ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maghapon hanggang gabi. Kaya bigyan po natin ng pansin, ng halaga, ang pagbabasa ng Quran. Kahit ilang safha lamang, mga kapatid. Kung ang iba sa atin ay abala sa pag-scroll o panonood, paggamit ng mga gadget, bigyan po natin ng pansin, mga kapatid, ang Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay pangunahing dahilan, isa sa mga pangunahing dahilan upang mapanatag ang ating mga puso. Ang sabi sa banal na Quran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi anya, hindi baga, sa mga pag-aalala kay Allah, sa pag-aalala kay Allah, napapanatag ang ating mga puso. At sinasabi rin sa ibang talata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. At binaba namin mula sa banal na Quran, no? Sa Quran, شِفَاء لِمَا فِي الصُّدُورِ. Ito ay lunas sa sakit ng ating mga puso. So ano yung mga sakit ng puso? Nandiyan yung bid'a, unang-una yung shirk, yung bid'a, yung inggit, yung galit, yung kalungkutan, yung kapigatian, yung lahat ng nararamdaman mo na yung hindi ka mapalagay, ano po, yung hindi ka kampante, magbasa ka lamang ng Quran upang mapanatag ang iyong puso. At yan po ang pinakamainam na dikir sa mga araw na ito, ang pagbabasa ng banal na Quran. Pangalawa, mga kapatid, ang pinakamainam na zikir sa araw na ito, yung ito yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagtatakbir. At ito yung binasa natin kanina o yung binanggit natin kanina bago tayo mag-start. At ito ay biparaan ang pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalawang beses. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. At yung pangalawa, Allahu Akbar, tatlo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tatlong beses. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yan po ang pinakamainam na gawin ng isang Muslim sa mga araw na ito. At kabilang rin sa mga dua o zikir na dapat banggitin ng isang Muslim, ang pagsabi ng Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah, ang dua na ito ay yashmal, saklaw niya yung dalawang panalangin. Una sa mundo, pangalawa sa kabilang buhay. Rabbana atina fid dunya hasana, o aming Panginoon, aming Panginoon, o aming Panginoon, Rabbana atina fid dunya hasana. Biyayaan mo kami ng kabutihan dito sa mundo. At yung kabutihan dito sa mundo, unang-una ito yung Islam, ito yung iman, yung nasa tamang landas tayo, malusog ang ating pangatawan, malayo sa mga sakit at sa mga pinsala. Unang-unang ating pananampalataya, ligtas sa anumang kapahamakan, ganoon din ang ating sarili, ating pamilya. Yan po ang dua, ang ibig sabihin ng dua na Rabbana atina fid dunya hasana. Yung mabiyayang kaalaman, yung kayamanan na halal, lahat ng kabutihan dito sa mundo, hinihiling mo kay Allah na iloob niya sa iyo. Pangalawa, wa fil akhirati hasana, at sa kabilang buhay naman, ya Allah, biyaan mo kami ng kabutihan. Iloob mo sa amin ang paraiso, at una-una rito, makita ka namin ang aming Panginoon sa kabilang buhay. Iloob sa atin ni Allah ang pinakamataas na antas ng paraiso. Kaya, laging banggitin ng isang Muslim ang dua na ito. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. At waqina adhaban nar, o Allah, iligtas mo kami, proteksyonan mo kami laban sa impyerno, apoy. At ang isang Muslim, lagi siyang nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ganitong dua. Kabilang rin sa mga dua na dapat sabihin ng isang Muslim sa araw na ito, ito yung pag-amin na Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ito ay pag-amin na tayo ay nagkakamali. Ito ay pag-amin na tayo ay nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna, o aming Panginoon, kami ay naging mapagmalabis sa aming mga sarili. Kami ay naging makasalanan sa aming mga sarili.
Rabbana zalamna anfusana, o aming Panginoon, wa illam tagfir lana, kung hindi mo papatawarin ang aming mga kasalanan at hindi mo kami kaawaan, lanakunan na minal khasirin. Kami ay mabibilang sa mga taong lugian. At yung pagdedicare din, mga kapatid, na la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Ang pinakamainam na sinabi ng mga propeta, yung pagsabi ng la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi niya itong sinasabi. At ang sino man magbasa ng isang daang beses na ganito, papatawar ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan, na ito ay kahit singdami ng isang daang kasalanan ang mapatawad sa kanya, yung ang pagsabi ng la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. At alhamdulillah, mga kapatid, tayo ngayon ay napakapalad po natin na tayo ay nasa last 10 days. Ano po? Kaya samantalain po natin ang mga nalalabing araw sa pag-aayuno, at bukas na yung ika-8 araw ng Dhulhijja, at yung mga Hujjaj, yung mga Madahaj, sila po ay pupunta na sa Makkah para sa ano po, Yawmut Tarwiyah kung tawagin. Sila ay mag-stay doon sa Mina, pupunta na silang Mina, doon sila at magsasala sila ng 5 beses na pagdarasal doon. Tapos yung Salatul Dhuhr, Asar at Isha, ito ay ikakasar po nila inang walang jama. Kakasar, kumbaga magsasala sila ng 2 rakaan ng Dhuhr, 2 rakaan ng Asar at 2 rakaan ng Salatul Isha. At mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na sa mga kapatiran na nanonood sa atin ngayon. Kay Abdul Rashid Gala, at waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Marina Talib, waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, nanonood sa Binyan, sa Laguna, si Abdul Jabbar, waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Sister Laida Mindo na nanonood sa Taguig, at ganoon din kay Diocampo Mona, mashallah, Buldun Maguindanao del Norte, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapatid na Rasul Alwa Al Wafiqa, mashallah, nanonood sa Jensan. At kay Christina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakatira daw sila sa bundok at humingi ng tulong ating kapatid doon. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kay Michael, wa alaikum salam. Kay Irshad Ratag, mashallah. At kay Walid na nanonood sa Bulacan, at ganyan din kay Espenor Junior Dioneto na nanonood sa Korea. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Sister Farida na taga Ormoc, Leyte, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. BJ with Salem, mashallah. BJ, salam bro, kumusta Salem dyan? Nanonood sa Iskag, wa alaikum salam. Kay Ukhti Aisha at kay Sara Banzil, nanonood sa Davao, mashallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Mini na nanonood sa Abu Dhabi, at kay Rania rin na nanonood sa Lanao del Norte, mashallah. Mga kapatid, yung dua na nasabi natin kanina, yung man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir, na sasabihin niya ito ng 10 beses. Ano po, 10 beses niya ito sasabihin para siyang nagpalaya ng may buhay. Ano po? 4 anfusin min walad Ismail. Kaya paramihin po natin pagsabi ng ganitong dua, mga kapatid. At sa ibang ano naman, hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man magsabi ng la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir, ng 100 beses,
kanat lahu adalu asyar riqab, para siya nagpalaya ng sampung yung sampung alipin o alila. Wa kataballahu lahu mi'a hasana, at nilista sa kanyang 100 kabutihan. Wa manha anhu, wa maha anhu mi'a sayya, at binura sa kanyang 100 kasamaan. Kaya mga kapatid, magparami po tayo ng zikir na ating nasabi. Masha'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Ali Naning na nanonood sa Manila. Masha'Allah. Tanggapin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at sa inyo ang ating mga mabuting gawa. Hanggang dito lamang po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.